Ito ang Fanbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Sa Acts chapter 9 verse 31, then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. Napakaklaro po mga kababayan, yung churches throughout all. Ito po, sa Greek, ano po yun? Ito po, sa Greek text, Ecclesia Katholes. Napakaklaro po mga kababayan, yan po yung Catholic Church. Napakaklaro na yan, mga kababayan, ha? Okay. Ngayon, babasahin naman natin itong paraphrase on the New Testament na isinulat ni Richard Baxter. Noong nakaraang episode, napatunayan na po natin na isa po itong Biblia Protestante. Ngayon, babasahin natin ang paraphrase on the New Testament Bible ni Richard Baxter sa kanyang Romans 11:32. Nabasa na po natin noong nakaraan na meron pong Catholic Church. For God in justice and wisdom hath for a time left the main body of the Jews in unbelief, as formerly he did the Gentiles, that in his time he might in mercy call in the main body of them into the Catholic Church, as he hath done you. Napakaklaro po na sa Romans 11:32, paraphrase on the New Testament Bible. O, isa na namang talata, John 10:16 po. Sinabi po natin Panginoong Jesucristo, in the paraphrase, ganito po ang nakasulat, and besides the Jews, I have a chosen people among the Gentiles, them I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Napakaklaro po mga kababayan, meron po Biblia Protestante na nakasulat ang salitang Catholic Church. Baliktad po yun. Sila ang hindi nakasagot sa mga isyung tinatalakay ko. Aba! Ayun, di ba? Tayo pa daw. Brother Gabriel, tayo pa daw. Kapal naman ang mukha. Ano ba itong sinasabi niya na ano daw yung mga example na hindi daw natin nasagot? O, tuloy natin, Brother Gabriel. Sige nga, pagbigyan muna natin. O, ito. Okay. Na masagot. Ang talagang sagutin mo, yung mga kalukuhan mo, yung mga pagsisinungaling mo, na di umano ang Katoliko, ang Iglesia ni Cristo, at ang katunayan niyan anya, ay mababasa sa Biblia, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. O, sandali ha. Oh. Yan ba ay sinabi natin, Brother Gabriel? Ulitin nga natin. Ulitin nga natin. Ito talaga, gumagawa. Ano yan ha? Fallacy na naman yan ha? Nasabi daw natin, patutunayan daw natin na totoong iglesia tayo dahil mababasa sa Biblia ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nakasulat daw. Stroman fallacy yun. Ang sabi natin, kapatid na Gabriel, mababasa sa Biblia ang Iglesia Katolika. Yun ang sinabi natin. Yes. Ito talaga, mangmang ito talaga sa fallacy. Siya ito talaga na fallacy. Mr. Fallacy ito talaga. Mukha niya parang hindi Mr. Clean eh. Yung sura niya, Brother Gabriel. Parang si Mr. Clean. Eh, hindi naman. Na. Ayan tignan mo ha. Diba? Sige nga, maghanap ka nga. Ayan parang si Mr. Clean. Hindi naman yan Mr. Clean eh. Mr. Fallacy ang tawag sa kanya. Mr. Fallacy eh. Yan ang tawag sa kanya. Diba? Sige, tuloy. Grabe naman, tuloy na. Sige. Yung kalukuhan mo, yung mga pagsisinungaling mo, na di umano ang Katoliko, ang Iglesia ni Cristo, at ang katunayan niyan anya, ay mababasa sa Biblia, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Matagal na yan, hindi mo masagot. Strawman Fallacy.
Oo, di ba? Matagal na daw yan, hindi ko daw sinasagot. Eh, mali ka pala eh. Wala namang dapat sagutin sa sinasabi mo. Bakit? Eh, hindi ko yan sinabi eh. Di ba? Ang sinabi ko, Brother Gabriel, totoo ang Iglesia Katolika dahil mababasa sa Biblia yung Iglesia Katolika. Hindi sinabing Iglesia Katolika Apostolika Romana. Oh, sense naman, wala naman ito sa logic itong si Cesar, no? Nakalimutan niya kabornok, napahiya siya dun eh, di ba? Nire-review niya yung video mo. Di ba? Eh sabi niya, wala ikaw mababasa, Iglesia Katolika. Eh nabasa mo. Basag na basag yung pagmumukha niya dun, kaya hindi niya nainulit yung sinasagot yung video mo. Di ba? Hindi na siya nag-review ng video mo eh. Kasi napapahiya siya on the spot eh. Laging napakaklaro. Tuwing matatapos yung laging napakaklaro. Klarong-klaro yung panluloko mo. Tuloy. Babasahin naman natin itong paraphrase on the New Testament na isinulat ni Richard Baxter. Noong nakaraang episode, napatunayan na po natin na isa po itong Biblia Protestante. Ngayon, babasahin natin ang paraphrase on the New Testament Bible ni Richard Baxter sa kanyang Romans 11:32. Nabasa na po natin noong nakaraan na meron pong Catholic Church. For God in justice and wisdom hath for a time left the main body of the Jews in unbelief, as formerly he did the Gentiles, that in his time he might in mercy call in the main body of them into the Catholic Church as he hath done you. Napakaklaro po na sa Romans 11:32, paraphrase on the New Testament Bible. O, isa na naman talata, John 10:16 po. Sinabi po natin Panginoong Jesucristo in the paraphrase, ganito po ang nakasulat. And besides the Jews, I have a chosen people among the Gentiles, them I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Napakaklaro po mga kababayan, meron po Biblia Protestante nakasulat ang salitang Catholic Church. Ay, naku, kawawa naman si Cesar Cedeta talaga. May mababasa sa Biblia, Iglesia Katolika eh. Diba? Napatunayan nga natin yun. So, ito talaga si Cesar, kawawa. Ang daming palusot. Palusot pa more. Yun na nga eh. Grabe, hanggang ngayon nasa utak ko pa rin yung kumpan. Paano nasira yung ngiti niya? Kasi tawa siya na tawa eh. Wala ikaw mababasa. Wala ikaw mababasa. Oh, diba? Inabas. Ay, naso. Kawawa. Pwede ba i-play mo yun, Kaburdok, pag na, ano tong video na to, pag na-upload, panoorin nyo, kapatid. Basag yung mukha niya dun eh. Laging napakaklaro. Tuwing matatapos yun, laging napakaklaro. Klarong-klaro yung panluloko mo. Tuloy. Babasahin naman natin itong paraphrase on the New Testament na isinulat ni Richard Baxter. Noong nakaraang episode, napatunayan na po natin na isa po itong Biblia Protestante. Ngayon, babasahin natin ang paraphrase of the New Testament Bible ni Richard Baxter sa kanyang Romans 11:32. Nabasa na po natin noong nakaraan na meron pong Catholic Church. For God in justice and wisdom hath for a time left the main body of the Jews in unbelief. As formerly he did the Gentiles, that in his time he might in mercy call in the main body of them into the Catholic Church as he hath done you. Napakaklaro po na sa Romans 11:32, paraphrase on the New Testament Bible. O, isa na naman talata, John 10:16 po. Sinabi po natin Panginoong Jesucristo in the paraphrase, ganito po ang nakasulat. And besides the Jews, I have a chosen people among the Gentiles, them I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Napakaklaro po mga kababayan, meron po Biblia Protestante na kasulat ang salitang Catholic Church. Oh, di ba? Oh, ilalagay natin yan dito, no? Ipitay natin yan dito. Para mapamukha sa kanya na siya yung nag-busted sa sarili niya. Oh, palasi talaga to. Napaka, ang galing sa strawman palasi din eh.
Graduate na to. Oo, oh, alam mo, anong policy yung ano niya? Ad hominem, strawman policy, appeal to the people. Eh, tika, graduate ka siya sa logic. Ang problema lang, Brother Gabriel, eh, wala pa rin siyang logic. Yan ang masaklap. Yun lang. Pagaling lang sa policy. Di ba? Nakupo, Gabor, no? Hindi din pala ito papasa sa standard of truth. Di ba? Walang logic. Hindi sa yung tipik. Di ba? Eh, kung nakupo. Ay, kawawa naman. O, di ba? Eh, magpatong-patong pa sila ng mga ministro niya. O, sige. Binisan nyo. Sagutin nyo yung mga katanungan ko. Wala naman kayong sagot-plante. Eh. Manuloko lang kasi kayo. Busted kayo kasi. Yan. Yun. Diba? Nandun. Sige, Brother Gabriel, bago man na tayo magtapos, closing words muna. Ano masasabi mo sa mga pahayag ni Cesar Zeneta na bulok talaga yung mga pinagsasabi niya lahat, eh, mali. O, di ba? grabe naman yan. May sasabi pa ba ako? Nasabi mo na kagad. Bulok na nga. May pangas pa. Sana kapag mag-ano siya, sasagot siya, gawin niya ulit yung ginagawa niya dati, sagutin niya by review kagaya ng ginagawa natin. Diba? Yun yung video, papanoorin niya. On the spot, panoorin niya. Tapos, i-record niya. Doon niya sagutin lahat ng issue na binato natin sa kanya. Yung lahat ng nilatag nating argument. Diba? At huwag siyang magpa-assignment sa atin ng mga bagay na hindi mo naman sinabi. Diba? Wala ka naman sinabi, Iglesia, Katolika, Apostolika, Romana, napakalinaw naman. Yun eh, ang sinagot mo nung araw na yun eh, may mababasa sa Biblia, Iglesia, Katolika. O, katunayan, napahiya siya dun eh. Bakit di niya ipalabas yung video na yun? O, kasi mapapahiya siya, nabasag yung pagbumukha niya dun. Yung abuteng ang ngiti niya, nawala ka agad, nawala pa siya sa focus. Naku, kahit si Brother diba? Wendell, tawa-tawa dun eh. Madalo ko lang makitang matawa si Brother Wendell, pero natawa talaga siya dun. Diba? Ayan po ang patunay, mga kababayan, na si Cesar Zeneta, iyakin lang talaga, manluloko sa kapwa. Ayun. Ano masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video, pakismash ng like button at mag-subscribe sa aking YouTube channel, Backbusters PH. I am Catholic. I am